Aprobado na ng Commission on Higher Education ang face-to-face graduation kahit pa sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Ang DepEd naman gustong madagdagan ang mga paaralang kasali sa face-to-face classes kapag bumaba na sa Alert Level 1 ang maraming pang lugar sa bansa. Saksi si Joseph Morong. Maganda raw ang feedback sa isang linggong pilot run ng face-to-face classes sa Pio del Pilar Elementary School sa Maynila. Iba po yung pag nasa board, tapos si teacher yung nag-explain personally. Kaya ang wish ng 7 taong gulang na transferee mula Bacolod na si Bella magtuloy-tuloy na sana ang in-person classes. Excited ka ba sa school? Opo. Pag sa bahay, tinatamad sila. Unlike sa school, yung encouragement nila sa sarili nila, ay, kailangan huigyan ko mag-aral. Isa ang Pio del Pilar sa lampas isang damang paaral ang pinilot test ng Department of Education para sa face-to-face classes. Sabi ni DepEd Secretary Leonor Briones, target nilang madagdagan pa ang bilang ng participating schools sa face-to-face classes. Pero nakadepende yan sa pagbuti ng COVID-19 situation at kung magda-downgrade pa ang alert level. Kung mag-level 1, hindi pa yon masyadong sure about that. Maraming factors. Pero from our perspective, mapupus namin yung 6,000. Dagdag ni Briones, kailangan pa rin namang konsultahin ang mga lokal na pamahalaan at masigurong may sapat na pasilidad ang mga paaralan. Approve na rin ang face-to-face na graduation basta't hindi nasisipa ulit ang mga kaso. Parents are excited, the children are excited. Pwede ang face-to-face basta nasunod lang yung aming 4 conditionalities. Ang principal ng Pio del Pilar Elementary School didiskartehan kung paano ipapatupad ang face-to-face graduation. Pero hindi buo. Limited number of pupils, kung 10 sections, pwede namin i-divide by 3. 3 days kami mag-graduation. Ang Commission on Higher Education o CHED payag din sa face-to-face graduation kahit sa mga lugar na nasa Alert Level 2 pa. Under Alert Level 2, you can hold graduation ceremonies already face-to-face so long as you coordinate with your local government. The more in Alert Level 1. Dagdag pa ni De Vera, tinatayang lampas 200 state colleges at universities ang babalik na sa face-to-face classes ngayong Pebrero. Kasama na rito ang malalaking universidad sa Metro Manila. Pero kahit payagan ang 100% na in-person classes, kung bumaba ang Alert Level, nasa mga eskwelahan pa rin ang pagbabasya kung itutodo nila ito. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.